Ano ba ang nakuha ng Makati sa relasyon nito sa STI at nung pagtayo ng kanilang Philippine Healthcare Educators Inc.? Sinasabi po dyan sa kanilang corporate information na sinasabit po sa Securities and Exchange Commission, ang UMAC daw po ay may 40%. Doon po yun sa kinolektang mga tuition fee at lahat ng mga perang nakolekta sa mag-aaral. 40% lang daw po ang UMAC. Ang STI po ay may 40%. So meron po tayo ngayong namawalang 20. Kasi 80 lang po yung 40 at 40. Saan napunta po yung 20%? Ang habian ng kinikita ng Philippine Health Educators Inc. shareholders. Gaya ng sinabi kanina, ang University of Makati ay 40%. Ang Systems Technology Institute, STI, 40%. At kagulat-gulat sa lahat, si Dr. Jack Arroyo ay may 20%. To make a total of 100%. Tingnan po natin. Ayan po ang mga distribution ng shares. STI, 4,999.997 subscribed shares. Si University of Makati, pareho sila. At biglang nagkaroon ng 2,500 shares si Mr. Jack Arroyo. Sino po si Mr. Jack Arroyo? Tingnan po ninyo, 1% lang po ha. Binay, Lopez, Tanco, Jacob, Bromeo, at Ernesto Santos. Next slide please. Oh, ito po, si Dr. Jack Arroyo. Siya po ay Doctor of Medicine. Ang specialty niya ay ophthalmology sa mata. Wala ho siyang koneksyon sa kahit anumang nursing school. Hindi siya membro ng isang nursing college. Wala ho siyang shares of stock sa iba pang private nursing schools. Pero, bigla ho siyang binigyan ng 20%. Diyan ho sa kumpanyang yan. Eh bakit naman ho kaya? Ayan ho ang kanyang mga credentials. Bakit siya kasama sa PHEI samantalang wala siyang kaugnayan sa UMAC? Hindi siya opisyal ng University of Makati. At hindi rin siya opisyal ng STI. O sa anumang nursing school o program. Ang sagot po, si Mr. or Dr. Jack Arroyo ay nominee dummy ni PP Jejo Marbinay sa PHEI. Yan po ang logical na kasagutan kung bakit po may 20% si Mr. Jack Arroyo. And yes, para ho dun sa nagtatanong, si Mr. Jack Arroyo po eh pamangkin ng dati po natin pinagpipitagang senador na si Joel Arroyo na nag-aabogado po dito noon nung winaran po o pare si Mayor Junjun Binay.